Kaya minsan, pahintulot naman ng Panginoon na madapa tayo, mga minamahal, sa paglilingkod para kailanganin mo ang mahal na Panginoon. Kaya minsan, pag tayo lumilihis sa landas, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, minsan ipaparamdam sa inang kaaway, hindi ka nang karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Huwag ka nang maglingkod. Hindi ka karapat-dapat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yun ang i-impress sa atin ng kaaway. Pero ang sasabihin sa inyo, mahal na Panginoon, ang importante sa akin, anak, pinagsisihan mo at tinitignan ng Diyos kung paano ka babangon at maglingkod sa Kanya. Hindi niya titignan kung paano ka nadapa, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Pero hindi natin ini-encourage, mga minamahal. Hindi po tayo nag-i-encourage dito na ating alagaan yung ating mga kahinaan. Hindi natin ini-encourage dito, mga minamahal, na tayo magpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang ating lamang pinag-aaralan dito na yung malalim na kahulugan ng grasya at habag ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi yan talaga ang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon. Everybody say amen. Minsan madarapa ka sa paglilingkod mo, mga minamahal. Kasi kung hindi ka madarapa, minsan kung hindi ka na nagkakasala sa Diyos, hindi mo nang hahanapin ang habag ng Diyos. Yan minsan, paitulod ng Diyos na madurog ka ulit para pagbangon mo, muli kanyang imomold, mga minamahal, at muli kanyang magamit sa kanyang banal na gawain. Everybody say praise the Lord. Alam niyo sa Lucas chapter 15, mababasa natin dyan, mga minamahal, yung prodigal son. Huwag na natin basahin. Akin lang mga sasabihin sa inyo, mga minamahal. Yung prodigal son, alam natin yung kwento nito, mga minamahal. Siya po ay kinuha niya na yung lahat ng kanyang mana sa kanyang ama at nilustay niya, mga minamahal, sa makasalanang buhay, mga minamahal ko. Kaya kung titignan natin, mga minamahal, hindi na siya karapat-dapat na tawaging anak ng kanyang ama dahil sinuway niya yung kanyang ama. Everybody say amen. Pero mga minamahal, nung siya po ay nagising sa katotohanan, ang sabi niya, ako ngayon ay nagpapakain ng baboy. Ako ay walang makain. Nagugutom ako. Mamamatay ako sa gutom samantalang doon sa tahanan ng aking ama, yung kanilang mga servidor o servidora ay busog na busog. Ako ay babalik sa aking ama. Bagamat hindi na ako karapat-dapat na tawagin niyang anak, ako ay babalik sa aking ama upang maging tanguhan na lamang. Ano yung ipinapakita rito ng alibugang anak o yung prodigal son? Nagsisi siya. Subalit, bagamat siya'y nadapa, bagamat siya'y nagkamali, bagamat siya'y nagkasala, pero nung siya'y nagsisi sa mahal na Panginoon, siya'y tinanggap pa din ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lamang tinanggap ng mahal na Panginoon. Nagalak ng lubos ang mahal na Panginoon. Alam niyo, minsan ipahintulot talaga. Tingnan niyo yung prodigal son, hindi siya inawat ng kanyang ama. Pag nabasa natin yung mga talata, hindi siya inawat ng kanyang ama. Minsan ganoon din tayo, mga minamahal. Minsan, ipahintulot ng Diyos na magkaroon ka na ng mali mong desisyon. Ipahintulot niya na mapunta ka sa ganitong sitwasyon, mga minamahal, para ma-realize mo, mali pala na ako'y lumayo sa mahal na Panginoon. Mali pala, mahirap pala na ako ay nawalay sa mahal na Panginoon. Kaya kapag nagising ka sa katotohanan, babalik ka sa mahal na Panginoon at mangangako ka sa Diyos, kailanman hindi ka na lalayo sa mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kasi kung walang ganyan, kung hindi tayo minsan nadarapa sa paglilingkod natin, hindi tayo minsan pinaintulot ng Diyos mailagay sa isang sitwasyon na tayo magigising, mga minamahal. Hindi tayo, mga minamahal, hindi natin mararamdaman yung dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Di ho ba? Ano ba maramdaman mo kapag isa kang anak, katulad ng aking nabanggit kanina, ang pakarami mong ginawang kasalanan, ayihiyan sa iyong mga magulang, lahat ginawa mo sakit ng ulo, problema sa kanila. Pero nung ikaw ay bumalik, niyakap ka, minahal ka, pinatawad ka ng iyong mga magulang, ano maramdaman mo? Dakilang pag-ibig. Kaya ganoon din ang ating Ama sa Langit, mga minamahal. The moment, mga minamahal, na ikaw ay tinakwil ng sanlibutan, the moment na
mga mahal mo sa buhay, hindi ka kayang patawarin, itinakwil ka dahil sa iyong nagawang kasalanan, sa iyong nagawang mali. Kapag lumapit ka sa mahal na Panginoon, yung hindi mo inaakala na kapatawaran, iyon ang ibibigay niya sa iyo. Yung habag na hindi mo nakita sa sanlibutan, yung habag na iyon sa mahal na Panginoon mo lang matatagpuan. Everybody say amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya minsan, kapag binulay-bulay natin, mahal na Panginoon, ang dami kong pagkukulang sa iyo. Minsan, tinatamad ako magpuri, mahal na Panginoon. Pero hindi mo ko pinagkukulang ng pangangailangan ko. Minsan, mahal na Panginoon, tinatamad akong dumalo sa panalagawain. Minsan, mahal na Panginoon, palihim akong sumusuway sa iyong panalakalooban. Pero hindi mo ko kailanman pinabayaan. Hindi mo ko kailanman iniwan, mga minamahal. Ang tawag dyan, grasya, habag ng mahal na Panginoon. Kaya nga kapag nararamdaman mo yan, dapat lalo ka magpursige na lumayo sa kasalanan. Kapag nararamdaman mo yan, dapat lalo kang mamuhay na may kabanalan. Kapag nararamdaman mo yan, dapat lalo ka magpursige na maglingkod ng tapat at totoo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Minsan dinadaya tayo ng sanlibutan. Kapag ka, alam natin na, na marami tayong pagkukulang sa mahal na Panginoon, pero nandyan yung biyaya ng Diyos, yung habag na mahal na Panginoon sa atin. Ipapaisip sa atin ang sanlibutan, sa sarili mong lakas yan. Ipapaisip sa inyo ng Diablo, hindi, kasi magaling ka. Kaya nakamtan mo yan, matalino ka kasi. Kaya darating mo yan. Dinadaya tayo ng kaaway. Hindi natin alam, mga minamahal, lahat ng mayroon tayo ngayon, lahat ng narating natin ngayon, dahil sa biyaya ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, malinaw ang salita ng Diyos. Malinaw ang word of God. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kung kayo ay hihiwalay sa akin, kayo'y walang magagawa. Kaya mga minamahal, sa tuwing ikaw ay nakakalimot sa mahal na Panginoon, sa tuwing ikaw ay minsan sumusuway sa kalooban ng Diyos, pero hindi kanya pinahintulot na mabuhay, nakatayo ka pa din. Hindi yan ayon sa iyong lakas, karunungan. Hindi yan dahil sa iyong katalinuhan. Hindi yan dahil sa iyong mga naipundar. Dahil yan sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Minsan, paintulot ng Diyos na may mga mabigat tayong pagsubok. Paintulot niya. Kasi doon tayo minsan sa mabigat na pagsubok, doon tayo minsan nagigising. Doon tayo matututong lalapit sa paanan ng Diyos. Doon tayo lalapit sa mahal na Panginoon at doon tayo natututong magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi minsan, kapag yung mga problema, yung mga pagsubok na nabamanage natin, hindi natin makita yung pag-control, hindi natin makikita yung kapangyarihan na pagkilos ng mahal na Panginoon kasi kaya mo. Kapag ilalagay ka ng mahal na Panginoon sa isang sitwasyon na hindi mo makontrol, na kahit anong gawin mo, hindi mo makontrol, doon mo makikita na ang Diyos ang laging may control ng lahat ng mga bagay. Everybody say amen. Everybody shall praise the Lord. So yung habag at grasya ng Diyos, mga minamahal, nananatili lamang yan. Yung habag at grasya, biyaya ng mahal na Panginoon, mananatili yan doon sa mga Kristiyano na nagpapatuloy gumanap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, hindi na pagod, hindi nang himagod, sundin ang kalooban ng Diyos, bumilang na ng maraming taon, nananatiling matamis ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo yung may karapatan sa tinatawag na biyaya at habag ng mahal na Panginoon. At siyempre, yung mga tao sa sanlibutan na hindi pa nakaunawa ng salita ng Diyos, mga minamahal. At yung mga Kristiyano, bagamat may mga nag-backslide, yung mga tumalikod, may chance pa rin sila. Nakita natin yung alibugang anak, bagamat siya'y nag-backslide, siya'y lumimot sa mahal na Panginoon, siya'y nakasala ng maraming-marami. Pero the moment na nagsisi siya, the moment na na-realize niya, mga minamahal, pinatawad siya, tinanggap siya ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya, yung sabi ng iba, was na ikaw ay nakakilala na sa mahal na Panginoon, sapat na. Save ka na forever kahit magpatumpik-tumpik ka na.
kahit hindi mo naganapin yung kalooban ng Diyos, ay ligtas ka na. Hindi po yan ang itinuro na totoong paglilingkod ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Lagi natin maririnig sa mga pangangaral ng ating mga pastor, mga minamahal, work out your own salvation with fear and trembling. Kasama dyan yung laging paglalo sa panalagawain, kahit pagod ka, nag-overnight ka, kahit walang walak na, nagbibigay ka. Kasama yan sa tinatawag na ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, bagamat tayo nabubuhay na sa biyaya, hindi na tayo under the law. Dapat, mga minamahal, sinisikap pa rin natin na iwasan yung mga bagay na makakapagpasakit sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga panahon ng Israelita, kung sila'y lamang mabibigyan ng chance na paranasan yung biyaya ng Diyos sa ating panahon, mga minamahal, mas higit ang kanilang gagawin na paglilingkod sa atin. Alam niyo kung bakit? Naranasan nila na kapag sila'y nabuhay sa ilalim ng batas, napakahirap, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, na tayo ay pinagpala na sa biyaya tayo naman ng Panginoon, huwag nating aabusuhin, huwag nating hayaan yung habag ng Diyos na masayang yung grasya naman ng Panginoon, bagkus dapat lalo tayo magkaroon ng burden na lumayo sa lahat ng mga gawa ng makamundo, mga makasalanang gawain. Mga minamahal, dapat lalo kang maging tapat sa mahal na Panginoon, miski sa maliliit na mga bagay, dapat tapat ka sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasi ikaw, isa ka, isa tayo sa nakaranas ng biyaya ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hindi ka na nakaranas, mga minamahal, ng mga panahon pa ng nasa ilalim ng batas, under the law. Since ikaw ay nasa biyaya na ng mahal na Panginoon, pinagpala ka na ng mahal na Panginoon, meron ka 24 hours access sa kabutihan ng Diyos, maglingkod ka ng totoo sa mahal na Panginoon. Mas lalo mong ibigin ang Diyos, dagdagan mo pa yung pagsunod mo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya tinatamasa mo yung magandang kalagayan ngayon, kaya meron kang kapayapaan sa puso't kaisipan, meron kang kagalakan sa iyong puso't kaisipan, meron kang maayos na tahan, meron kang maayos na buhay, meron kang protection 24 oras dahil nasa biyaya ka na ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya huwag mong sayangin. Ilang beses ka nang tumalikod, ilang beses ka nang dapa, ilang beses mo lang tinalikuran ng mahal na Panginoon, pero paulit-ulit kanyang ipinabalik, huwag mong sayangin. Hanggat ang mahal na Panginoon may narito pa, binibigyan pa tayo ng pagkakataon, maglingkod ka na sa ating mahal na Panginoon. Matakot ka sa mahal na Panginoon. Sundin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasi yung iba, yung mindset, nasa biyaya ako ng Diyos, mabait ang mahal na Panginoon. Saka na ako babangon na maaga para magpuri sa Diyos. Mabait naman ang Diyos. Mali. Mga minamahal, hindi ganyan. Ang totoong pagkakaunawa sa grasya ng Diyos, ang tignan mo na patuloy kang pinangahawakan ng Diyos, patuloy kang pinagpapala. Pagamat ang dami mong pagkukulang, patuloy kanyang pinagpapala. Dapat ang reaction mo, ang ganti mo sa Diyos, ibigay mo yung totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Pinagpapala ang negosyo mo. Pinagpapala ang iyong trabaho, ang iyong gawa ng iyong mga kamay. Ano ang dapat na ganti mo sa mahal na Panginoon? Imbis na magkuripot ka, imbis na bawasan mo ang pagbibigay mo, dapat lalo mong dinadagdagan dahil nakita mo ang Diyos, hindi ka pinagkulang. Everybody say amen. Binigyan ka ng Diyos ng maayos na tirahan. Binigyan ka ng Diyos ng maayos na damit. Nakakakain ka ng pagkain masasarap. Mga tatlong beses ka nakakakain. Payapa ang iyong puso't kaisipan. Mga minamahal, tapos hindi ka maglilingkod ng totoo sa mahal na Panginoon. Hindi ka magsasakripisyo. Hindi ka babangon na maaga para magpuri sa Diyos. Hindi ka dadalo sa panalagawain. Pagkatapos niyang ibigay sa iyo ang mga bagay na yan, hindi nga natin deserve, pero ibinigay pa din ng mahal na Panginoon. Ibinigay pa din. Ano yung igaganti natin sa mahal na Panginoon? Maglingkod tayo ng tapat sa mahal na Panginoon. Papurihan mo siya. Kahit nahihirapan ka, bumangon ka, pumunta ka, magdumalo ka sa panalagawain. Ano pa ba
Ano pa ang mairi-reason mo sa mala Panginoon? Noon, wala kang makaing maayos. Ngayon, sagana ka sa pagkain. Noon, wala kang maisuot na damit. Ngayon, ang gaganda ng damit mo. Noon, naglalakad ka. Ngayon, may sasakyan ka. Ano pa pang dahilan para hindi ka maglingkod ng tapat sa mahal na Panginoon? Ano pa, mga minamahal? Ano pa ang hindi na, ano pa pwede mong itanong sa mahal na Panginoon? Ano pa pwede mong itahilan? Binigyan ka lang, binigay sa'yo ng lahat ng Diyos. Binigay sa'yo pagkatapos ng ginawa mo, maraming pagkakasala, maraming pagkukulang, ang isinukli sa'yo ng Diyos, puro kabutihan. Tapos hindi ka pa maglilingkod sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Alam mo ang tawag dyan? Eh, hindi natin deserve. Mga minamahal, hindi mo pwede sabihin, dahil yan sa aking mga ninulo, kaya deserve ko kung anong mayroon ako. Hindi. Dahil yan sa habag lamang biyaya ng Diyos sa atin. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, maluluha ka eh. Kung marunong ka mag-appreciate sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, maiiyak ka. Maluluha ka. Mahal na Panginoon, buong maghapon, na-busy ako sa trabaho, hindi ako nakapagpuri sa'yo, hindi ako nakapanalangin, pero nakauwi ako ng ligtas, buong maghapon sa trabaho, pinag-ingatan mo ako, pinagpala mo ako, di ba? Mga minamahal, maluha ka sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Minsan nga, yung ministry natin, hindi tayo tapat eh. Ay, may mga nakaka-counsel tayong ganyan eh, umaamin. Minsan, yung iba, may mga gampanin, hindi tapat sa gampanin kasi napapagod minsan. Minsan tumitingin sa tao. Pero makita mo, patuloy pa rin ginagamit ng mahal na Panginoon. Ano tawag yan? Grasya ng mahal na Panginoon na dapat mong ipagpasalamat sa Kanya. Na dapat mong sabihin, mahal na Panginoon, salamat. Alam niyo mga minamahal, ang pagpapasalamat sa Diyos hindi galing sa bibig. Kailangan may kasamang gawa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon habang tayo umaawit.